Good morning mga idol. To this video mga idol ay ititraining natin mag-drive ng truck itong tao na to mga idol. Ayan, yung tao na yun, ititraining natin mag-drive ng six-wheeler mini dump truck mga idol. So, basic lang ang ituturo muna natin sa kanya mga idol. I-check up lang muna tapos i-drive na natin siya mamaya mga idol. So, ayan mga idol, i-check up muna natin yung unit mga idol. Turo muna natin sa kanya kung paano iangat yung ulo. Sige, pag-iangat mo yung ulo, ito hilahin mo to. Tiyan, ayan. Sige, ayan. Ayan, tapos hilahin mo yung dito sa, ayan, hilahin mo yan sabay angat. Sandali, kayo mabigat yan. Doon muna ako sa kabila. Sige, angat. Ayan, ano mo yung lock? Yung lock, ayan. Lagyan mo ng bato yan kasi wala nang lock. Para sigurado. Ayan, lagyan mo na para sigurado. Baka mamaya biglang bumagsak. So ayan, i-check up mo yung langis kung nasa level pa. Ayan, basahan. Kunan mo ng basahan. Punasan mo. Ayan, itusok mo ulit. Punasan mo buong ano. Ayan, punasan mo ganyan. Kung nasa level pa yung langis. So ayan, tingnan mo. Saan? Be, patingin. Tingin pa, i-ano? Ayan. Ayan, sa pangalawang butas. So, ayan, tama yan. Okay, balik mo na. Balik mo na siya. Sunod, ayan, check up mo yung tubig kung may tubig pa. Ito, sa radiator. Ayan, buksan mo yan, radiator. Lagi mong tatandaan yung mga chine-check up araw-araw. Kasi yan ang pinaka-importante. Ayan, tingnan mo kung may tubig. Tubig, marami tubig, eh. Patingin. Ayan, puno pa. So, yung receiver niya, yan o yung stock ng tubig, may tubig. Ayan, meron pa. So, ayan, sunod mo i-check up dyan. I-check up mo yung pan belt. Alam mo kung nasaan yung pan belt. Yan ang pan belt. Yan, check up mo yan kung maluwag o kaya may sira na. Yan. Tingnan mo mabuti kung may sira. Baka mamaya may lamat na, mapuputol yan. So, ayan. Tapos, okay, check up mo yung sunod na i-check up mo yung sa ETF, sa power steering nandito sa kabila. ETF, yan makikita, mababasa mo naman automatic transmission fluid. Yan doon yan sa power steering. Buksan mo yan kung may laman. Kasi yan ang nagdadala ng pagpapalambot ng ano, ng manibela. So yan, may laman pa, sige. Oh, check up mo yung diesel, kung may diesel ka pa. Ayan, buksan mo yan. Tingnan mo kung may laman. Dalawang kamay ang gagamitin mo para di ka mahirapan magbukas, para mabilis. Ayan, tingnan mo. Eh, marami pa. 3/4 pa ang laman sa tangke. Sige, balik mo. Ayan, lagi mong tatandaan yung ituturo ko sa'yo. Araw-araw yan ang palagi mong gagawin kasi yan ang napaka-importante. Takbo ka ng takbo, di mo sinicheck yung diesel, bigla kang nawalan ng diesel sa traffic, tuwing ang aabutin mo, magbabayad ka pa, magmumulta ka ng malaki sa tuwing. Kapababayaan ng driver yan pagka naubusan ka ng diesel sa kalsada. Kaya araw-araw lagi mo i-check yan. Okay na yan, lock na yan. So yan, pagkatapos nyan, check mo yung battery kung ayos ba, wala ba sira yung battery. Yan, terminal. Kung maluwag o mahigpit, kailangan lagi malinis yung battery. Hugasan mo palagi yan. Ganun lamata? Hindi yan, sa gihayaan mo yan dyan kaysa electric pan yan. Yung terminal, ito. Ito ang lagi mong i-check, oh. Ito. Oh, yan, madumi, may tait-tait yan. Dapat hugasan yan palagi. Yan, kung maluwag. Ito hugasan ng tubig? Tubig ang ihugas mo dyan. So ayan, mahigpit na. So ayan, mahigpit na mo yung battery. Oh. Dito, i-check mo yung, ano, yung mga wire ng starter. Sana, yan ang starter, oh. Tingnan mo kasi minsan yan matatanggal yan. Yung maliit na wire na yan, pag natanggal yan, hindi yan mag-i-start. So tingnan mo mabuti din kung mahigpit o maluwag yan dyan. Oh, ito yung kanyang tawag nito. Ito yung kanyang alternator. Pag sira tong alternator na to, hindi magkakarga yung battery. Ayan, kailangan check mo palagi yan. Ayan, check mo yung mga gulong mo. Kung ito ba yung nakakarga ng battery?
Oh, dito nanggagaling yung power ng battery diyan nagkakarga. So ayan, check up mo yung mga gulong kung tama yung hangin pati sama mo na yung axle. Ito, ito yung axle. Ayan, tingnan mo yan kung may luwag o hindi. Ayan, ikutan mo. Kabila. Oh, yung mga gulong, inner at saka outer. Tingnan mo baka flat yung inner. Yan ang inner. Yan yung outer. Yan, ikutan mo yung unit mo palagi. Kabila. Yung mga ilaw, saka na natin yan i-check kapag ka magbabiyahe ka na. Yung importante lang muna. So ayan, yung axle, ayos. Oh, silipin mo yung propeller, baka may natanggal na mga bolt. Alam mo yun kung sa alam mo ba kung saan ang propeller? Yan. Yan ang propeller sa loob, malaki. Ayan, yan ang diretso sa transmission. Tingnan mo baka may mga natanggal diyan doon sa kabila. Dito sa may transmission, tingnan mo. Yan, silipin mo mabuti. Mga bolt lang, no? Mga bolt, tingnan mo baka lumuwag o kaya may natanggal, kulang. Silipin mo yung mga hub, baka mamaya may leak yung preno. Araw-araw, lagi mong i-check yung mga dito mo sa ilalim. Kasi kung may nagbabasa dyan, ibig sabihin yan, may leak yan. So yan, kabila. Tingnan mo, baka basa yung sa mga preno niya. Pag basa yung mga preno, may tagas yan. Kailangan ipapagawa mo. Ayan, silipin mo lahat. Baka may nagbasa. Ayan, ayos naman. Kabilaan, ayos. Okay, baba natin yung ulo. Okay, baba yung ulo. Tanggalin mo yung bato, ayan. Hilahin mo yung ano, lock. Hilahin mo, ayan, hilahin, hilahin. Hilahin mo papunta sa'yo, okay. Huwag ganyan. Ayan, ganyan. Sige, hilahin. Pag yan, hila. Dandan, baba. Okay, mabigat yung ulo, babagsak. Punta ka dito, i-check mo yung ano, yung brake fluid. Yan, okay na yung paglock. Yan, ayos na, i-check mo yung brake fluid. Nandun sa kabila yung brake fluid. Okay, tingnan mo yung brake fluid. Andun ang brake fluid, ha. Yan. Palagi mong tatandaan sa mga elf, kadalasan nasa kanan yung brake fluid. Tingnan mo, yan ang pinaka-importante. Dahil dyan ang gagaling yung supply ng clutch at saka sa preno. Kung walang brake fluid, mawawalan ka ng preno, mawawalan ka ng clutch. So may laman, papaandarin na natin. So ayan, akyat ka. Ayan, lagi mong ano, apak ka sa clutch pagka mag-neutral ka, tapos in-neutral mo yung kambyo. Ayan. Sarado mo yung pinto para safety. Mamaya biglang nasa highway ka, biglang may sasakyang mabilis. Yan, paandarin mo. Siguraduhin mo na naka-neutral ka, kasi pagka hindi ka naka-neutral, tatakbo diretso yan. Lagyan mo ng ano, apakan mo yung accelerator pagka nagano ka. Sige, diretso mo lang. Nakalaki, ano mo lang, switch mo lang. Hindi yan sa kanya. Ito. Okay. Iwan mo muna. Okay, diretso. Okay, diretso lang. Ayan. Oh, tama na. Pag umandar na siya, bitawan mo yung susi. Kasi pagka umandar na siya, ano ka pa rin sa susi sa ignition, masusunog yung starter. So ayan, hayaan mo lang siya na Ayan, hayaan mo lang siya mag-andar muna hanggang 5 hanggang 10 minuto bago mo siya patakbuin, bago mo i-drive. So ayan, umandar na. Baba ka muna ulit, tingnan mo sa ilalim. Baka mayroong langis na sumisirit o tumatagas doon. Yan, ikutan mo ulit. Sa breather niya yan, tumutulo. Ayan, ikutan mo dito sa kabila, baka meron. Yan, silipin mo sa ilalim. Hindi yung tingnan-tingnan mo lang, silipin mo. So ayan, painitin mo lang 10 minuto bago natin i-drive. Ayun lang ba yun?
Oh, yun lang palagi chichik mo araw-araw. Lagi mo tatandaan yung blue bag. Ituturo ko sa iyo mamaya kung ano yung ibig sabihin ng blue bag. Ayan, tapos mo naman check up. O tara, uwi na tayo. Tapos na pala. So ayan na, nakainit na siya ng 10 minuto. Sige, akit ka na. So ayan, tingnan mong mabuti yung side mirror mo, kaliwat kanan, kung ayos. Pa-kunti. Anong kunti? Kunting pa, ano, pa-kaliwa. Kaliwa, kunti, ayan. O ayan, ayan. O. Tapos, suot mo yung seat belt mo, kailangan yan. Lagi mong tatatandaan yan kasi pagka nahuli ka ng LTO, wala kang seat belt, malaki ang multa. Oh. Yan, yan ang lagi mong tatandaan bago ka magmaniho. Suot mo yung seatbelt mo. Magdasal ka muna sa Panginoon na sana ligtas palagi ang biyahe mo. Yan ang importante. So yan, i-proper mo yung ano mo, yung i-proper mo yung seatbelt mo na maayos. Yan, ayos na yan. Okay. Yan, tanggalin mo na yung ano mo, yung gloves. Yan, unang-una mong gagawin dyan, ibaba mo yung ano, apakan mo yung preno, baka pagbaba mo sa handbrake, biglang tatakbo, preno. Yan, baba mo yung handbrake. Yan, ang una mong gagawin dyan, hanapin mo yung atras. Atras muna kasi may kalso tayo doon. Atras, doon, papunta sa iyo yung atras. Apak sa clutch. Yan, hindi, primera yan. Papunta doon sa iyo, tapos paangat. Angat, yan, paangat, yan, sige. Bitawan mo dahan-dahan yung clutch para umatras. Dandahan. Yan, pasok na yan sa atras. Sige, atras mo kunti. Okay, tanggalin natin yung kalso. Oop. Ayan ha, tanggalin ko muna yung kalso ha. Huwag mong bitawan yung preno. Yan, neutral. Tama yan. Yan, ang tapos, ang sunod mong hanapin ang primera. Yan ang primera ha. Primera yan. Sa arangkada, lagi mong tatandaan, lagi kang magpremira. O, alalay, alalay. Preno muna kasi medyo palusong. Huwag masyadong hot sa manibila. Yan, dandahan lang. Okay, yan. Okay, dandahan lang, ganyan. Premira lang yan ha. Yan ang arangkada. Lagi mo, lagi kang hams yan. Sige, lagyan mo lang kunting gas. Pag naka, pag nananakbo ka na, bitawan mo na yung clutch. Huwag kang magbabad sa clutch kasi masusunog yung clutch. Yan, magdandaan ka lang. Yan, maraming tao ha. Magdandaan ka sa maraming tao. Yan, medyo masikip. Yan, sa katagalan matututo ka din. Ganyan talaga sa una, medyo mahihirapan ka. Yan, kailangan yung mga nasa gilid mo, yung mga pampina-pina, lalo sa mga masikip na lugar, ingatan mo talaga. Kailangan kaliwat kanan yung side mirror mo. Okay, dandahan sa hams para di tayo tatalon. Yan, tama lang, segunda ka lang muna dyan. Huwag kang mag-atat. Dandahan lang, hindi yan nakukuha sa mabilisan. Yan, katulad yan, may kantuhan. Kailangan mabilis yung mata mo dyan. Baka may biglang sumulpot dyan. Yung paa mo, kailangan mabilis ka sa preno. Yan, kanan tayo, mag-signal light ka. 50 meters, bago ka kumaliwa o kumanan, mag-signal light ka. Kanan tayo. O, kanan. Kanan mo yung signal, tulak mo pataas. Yan, dandahan lang, dandahan. Kaliwat kanan ang tingin, baka may biglang
mabilis. Yan mo magsigunda, wag ka muna mangambyo kasi hindi mo pa kabisado. Oh, sayang, magkaliwa tayo diyan, magsignalize ka kaliwa. Yan. Yan ha, bago ka kumaliwa, tingnan mo mabuti kung may parating o may naka sa gilid sa iyo. Minsan yung mga motor sumisingit sa tagiliran. Kailangan tingnan mo kaliwa't kanan yung side mirror. Huwag mong tingnan palagi yung kambyo. Doon ka sa harapan mo titingin. Yung kambyo, kapa na lang yan sa'yo. Kakapain mo na lang yan kung ano. Yan, nakasigunda ka na. Okay yan. Hanggang dyan lang muna tayo. Yan, yung mga hams, kailangan dahan-dahan ka dyan. O, di baling magka dahan-dahan lang, ba't na ingat? Ingat palagi, yan ang palagi mong tandaan. Tandaan mo palagi ang defensive driving. Mamaya, ituturo ko yan sa iyo sa doon sa bahay. O, hinto ka muna kasi may paparating na sasakyan. Pagbigyan mo muna. O ayan, mangambyo ka na. Primera. Primera ang arangkada mo. Primera. Okay. Primera. Ayan. Tandahan bitaw. Ayan. Tandahan lang. Tandahan ka dyan, oh. Nangangambyo ka na kaagad. Di mo pa kabisado. Sige lang, okay lang. At least, segunda naman. O, tandahan na. Side mirror, ha. Baka maya sumabit ka. Okay. Ayan. Kaliwat kanan. Ayan. Very good. O, kanan tayo dyan. Side. Kanan, kanan. Signal light, kanan. Dandan, baka sabitan mo tong jeep na to. Kaliwat kanan tingin. Baka may mabilis. Highway yan. Yan, primera. Tama. Okay, dandan. Okay. Yan, libre, libre. Okay. O, segunda. O, very good. Ayos na yung kambyo. Baling dahan-dahan lang, but at least yung mga importante, ingat at palaging tatandaan, lagi kang disiplinado sa iyong pagdadrive. O, kanan ulit tayo dyan, signal light ka kanan, ha. Tingnan mo kaliwat kanan ng side mirror, baka may motor na biglang papasok. Alam mo naman yung mga motor, eh, makita lang kahit maliit na ano, kumuha ka ng allowance dyan, baka sumabit ka sa ano, tricycle. O, kanan. Yan, dandahan, dandahan. Yan, sige. Side mirror, ha, baka sumabit ang tagiliran mo. Kailangan, lagi mong tingnan yan. Kaliwat kanan ang tingin. Oh, pagbigyan mo yung motor. Ayan, oh, tricycle, ha. Kaliwat kanan. Oh, signal light kanan. Liliko tayo pa kanan. Lagi mong tatanda yan, 50 meters bago ka lumiko, mag-signal light ka. Yan, kaliwat kanan ang tingin, baka mayroong parating. Yan, pagbigyan mo yan. Huwag mong itutok sa nakaparada. Para pagpinaw, pagpihit mo, makuha mo kagad. Yan.
Signal light kanan. Kakanan tayo. Tingnan mo ha, baka may parating dyan sa kanan. Ayan, may nakaparada pa sa paliko. Ayan, sige, dahan-dahan, diretso. Ayan, hams. Dahan-dahan, huwag minor ka sa hams. Kaya lagi mo tatandaan kapag ikaw ay nag-aarangkada, lalo na pagka loaded ang karga mo, palagi ka mag-primera para hindi hirap ang makina. Kasi pag pilitin mo na, halimbawa magsegunda ka, hindi kaya na makina, masisira yung makina, kailangan naka-first gear ka. O, signal light kanan. Yan, primera. Tandaan lang sa pagpangambyo para hindi sasabit yung gear. Yan, segunda, very good. Okay. Yan, basta may mga iskinita, yan ang lagi mo titingnan. Baka may biglang sumulpot dyan. Kailangan alerto yung mga paa mo. O, signal light ka kanan. Likot ay kanan. Tingnan mo yung kanan mo na side mirror na. Baka may motor na biglang papasok. Yan, very good. Basta yung tinuturo ko sa'yo, lagi mong iisipin yan, lagi mong tatandaan, isa puso mo palagi yung lagi mong ginagawa. Yung ginagawa kung paano sa tuwing umaga, sa araw-araw na ginagawa, para lagi tayong ligtas sa biyahe. O, mabilis ka lang matuto. Ilang oras na ba tayo nag-ikot-ikot? Isang oras na tayo at kalahati na nagpa-practice. So, ayan, kapag ikaw ay natuto na mag-drive, kapag ikaw ay may sarili ka ng unit, ayan, mapagmamanihuan, ayan, iwasan palagi yung pagiging kaskasero sa kalsada. Kasi yung pagiging kaskasero, wala kang mapapala dyan, wala kang makukuha ang reward dyan. Kanan tayo, kanan. Wala kang makukuha ang reward dyan sa pagiging kaskasero. Problema ang abutin mo dyan kapag ikaw ay nakadisgrasya. Kailangan defensive driving ka palagi. Ingat palagi. Hayaan mo yung mga sa highway na yung sisingit-singitan ka, hayaan mo yan sila. Ang importante, ikaw, nagmamaniho ka ng maayos. Huwag kang mayabang sa kalsada. Iwasan mo yung pagiging mayabang, pagiging mainitin ang ulo. Kasi pagka mainit palagi ang ulo mo, madali kang makahanap ng katapat sa kalsada. Dahil marami ding mga barumbatong driver sa kalsada. Lagi lang isipin ang pamilya bawat araw. Importante, pamilya, nagdadala ng lakas ng loob mo. Iwasan yung pagiging mayabang. O, nakapag-trisira ka na. O yan, hams yan. O, magprimera ka, kaya arangkada, malaki yung hams. Dandaan sa pagpangambyo pa di sa sabit. Kailangan nakaapa ka ng bound sa clutch. O, segunda. Yan, very good. Oh, halos magdadalawang oras na tayong nagpapaikot-ikot. Ayan, medyo marunong-marunong na. Saglit ka lang turuan eh. Basta ganyan lang palagi. Ayan. Sa bahay mamaya, ituturo ko sa'yo, ililecture ko sa'yo yung mga dapat gawin pagiging defensive driving.
Ayan, pagbigyan mo yan, kanan tayo dyan, mag-signal light ka. Oh, danda. Yung cambio, dandaan yung cambio. Kahit na idandaan mo lang pagpasok, basta apakan mo ng maigi yung clutch. Kanan ha, tingnan mo baka may motor sa kaliwa o sa kanan. O yan o. Okay. Ayan, nakapag-tresera ka na. Dandaan lang, huwag masyadong magmadali kasi mamaya ma-aksidente tayo, pa-practice pa lang tayo. So ayan, marunong ka na magpapabante. Dandaan lang. Ngayon, doon naman tayo magpractice sa pagpa-atras. Kasi ang atras, yan ang pinaka-importante. Hindi palaging puro na lang abante. Hanap tayo ng lugar na pwede mong pag-aatrasan. Diretso lang tayo doon. Siyaro itong buong araw ng Linggo na to, hindi ka matututo, hindi ka mahasa. Itong isang buong araw ng Linggo na ito, ibibigay ko sa'yo. Okay, kanan, signal light. Itong buong araw ng Linggo na to, ibibigay ko sa'yo para matuto ka mag-drive. Kaliwa dyan, kaliwa. Signal light, kaliwa. Kaliwa, kaliwa, asan ang kaliwa? Pakanan ka eh. Pawala ba dudong? Sa Bisaya pa, pawala. O, dandaan. Ay, anak ng, dandaan lang. Hindi yan nakukuha sa madalian. Magdandaan ka para safety. Sa Bisaya pa, ang kaliwa, wala. Ang kanan, tuo, mauna siya dudong. No, kailangan tandaan mo palagi, ang kaliwa, ang kaliwa, pawala. Ang kanan, patuo. Oh, dandaan, wala masikip yan. Di magkasya yan. Minto ka muna. Di yan kasya. Hayaan mo muna, alis muna si Manong dyan. Pagpilitin mo yan, masagi yan. Bayaran naman yung tinda niyang mga ano, mga gulay, kawawa naman, naghahanap buhay. Yan, hinay-hinay lang. Ito, malayo dito, malayo. Sige. Ayan. O, dyan ka ngayon mag-aatras. Kaliwa ka, kaliwa. Kaliwa. Wala ba? Wala. Ana, kaliwa, wala. Ana. Tapos atras ka. Okay, atras ka. Tingnan mo yung side mirror mo, kaliwat kanan. Oh, atras. Hindi primera 'yan, atras. 'Yun. Okay. Kaliwat kanan side mirror. Oh, dandaan lang, kaliwat kanan side mirror. Diretsuhin mo lang yung pag-atras na 'yan. Diretso lang 'yan. Ayan. Okay, kunting kaliwa para makakaliwa ka. O, kaliwat kanan ha, baka meron ka ma-ano dyan. Okay.
Oh, bawi konti, bawi. Sige, tricycle, motor. Iiwas lang yan, sige. Oh, kaliwa mo yung manibila. Pakanan manibila, pakanan, kanan. Para ma-straight mo yan. Tingnan mo yung gutter, oh. Yung gutter, tingnan mo yung gutter. Ayan, sige. Oh, ayan, gutter, oh, side mirror. Oh, dumikit ka na sa gan, nabanti ka muna. Oh, sige, atras. Tingnan mo yung, lagi mo, pag nag-atras ka, tingnan mo yung gutter kung sintro ka na o lihis ka pa. Ayan, katulad yan, oh, pinahan mo yung gutter na yan. Kitang-kita naman side mirror, eh. O, kaliwat kanan, baka may motor. Kaliwat kanan yung tingin sa side mirror. Yan, sige. O, kunting kanan, kunting kanan. Yan, kunting kanan. O, straight manibila. Yung gulong, straight mo na. O, straight mo yung gulong, hindi na straight. Straight mo yung gulong. O, tingnan mo, balagbag ka na, o. Hindi mo nakita. Abante. Wala na. Ayan. Oh, kaliwa, kaliwa. Manibila, kaliwa. Tingin, kaliwat kanan. Tingnan mo yung gutter kung sasupply ka na o hindi. Yung buwit ng kalsada dyan sa gitna, tingnan mo kung umi-street na ba o nakabalagbag pa yung puwit mo. Oh, balagbag na dito. Oh, abante, abante. Yan, kaliwa dyan. Pagdating sa mga intersection, magdahan-dahan ka. Kaliwat kanan ang tingin. Baka may parating na sasakyan. Yan, magdahan-dahan ka lang.